Good morning from Canada. Tagal-tagal na rin natin hindi nakapag-vlog sa YouTube natin, lalo na tungkol sa pagmumotor. So it's been more than 6 months, 7 months na nandito na tayo sa Canada at nami-miss ko na yung ZX10R ko, to be honest. Kasi yung ZX10R ko sa Pilipinas ay talagang pampatanggal natin ng stress. Nag-start tayo to zero dito sa Canada. And hindi naman tayo nagsisisi, pero alam mo yun, ang hirap pala talaga yung magba-back to zero ka, kasi especially if you're doing good already in the Philippines at kumikita ka naman ng malaki-laki. Actually, mas malaki yung kita ko sa Pilipinas kesa dito sa Canada. But the opportunities are bigger here in Canada for me, for my wife, and for my son. Kaya grinab natin tong opportunity na to na makapunta rito sa Canada. Alam mo, ang dami rin mga riders dito. Mostly are big bikers. And number one, na obserbahan ko dito sa Canada, at nag-research din ako, na bawal ang lane filtering dito. Kaya yung mga motor during traffic, during sa mga stop light, talagang nakapila sila sa linya ng kotse. At maraming super sports, maraming naka easy rider, maraming iba't ibang klase ng motor, marami rin nadidisgrasya dito, kasi ang bibilis ng mga sasakyan at yung ibang condition ng mga road ay hindi talaga friendly din sa mga motor. So bali na tayo sa mga Facebook group, Facebook page ng mga nagbomotor dito sa Alberta. Nakakita na natin yung mga posting nila. And hopefully sooner or later, makapag-invest din tayo sa motor, kasi ang sarap mamasyal dito ng nakamotor. Malalayo siya. Karamihan ng mga kalsada outside the city, magaganda, kaya walang traffic, tapos maganda yung weather kasi hindi ganun kainit. Yung pinakamainit nila dito, walang wala sa init sa Pilipinas, kaya napakagandang magmotor dito. Pero ang opportunity mo lang magmotor dito is during spring and summer, kasi dito sa Alberta halos kalahati ng taon ay winter. Maraming snow, madulas ang kalsada, kaya nakatago yung mga motor. Pero alam mo yun, sa Pilipinas din naman, hindi naman tayo araw-araw nagmamotor. Kaya maganda rin na merong pang hobby o pang patanggal natin ng stress. Actually, hindi na nakaka-stress mag-drive dito sa Calgary, kasi maayos yung mga driver. Impatient, lalo na pag inabala mo sila or mabagal ka, impatient sila. Pero hindi katulad sa atin sa Pilipinas na nagkakaroon ng road rage. Dito, bibihira ang road rage. Siguro, kung nakakamatay yung tingin, baka mapatay ka. Pero mostly, ganun lang naman ang ginagawa. Kung galit sila, sasabihin lang, papakita lang nila sa'yo na galit sila sa pamamagitan ng pagganyan ang dalawang kamay habang nakita mo sila. So, yun lang. Update ako sa inyo kung ano ang buhay ng mga riders dito. Hindi pa tayo nakakasama sa mga grupo. Malamang may mga Pinoy riders dito, pero hindi pa natin sila nakikilala. Pagka nakilala ko na sila at nag-start na tayo maghanap ng mabibiling motor, ay iba-vlog ko rin itong mga to. Okay, ride safe mga kabayan na riders. Ingat kayo dyan. Ingat sa pagda-drive or pagra-ride, kasi ang buhay natin ay isa lang. So, kailangan natin maging defensive rider. Okay? Bye!